buhok niya, naka-dye na rin siya. Wow! Okay. Yes. Wala na rin siyang salamin. Kasi na-opera na yung katarata niya. Parang na-laser na. Moderno eh. Ayun. At saka itong lola nito, ay makita mo noon, hindi na nakabarot saya, kundi, hello? Pag-gets na rin ang itsura. So kahit na hindi naman tumatanda ng paurong. Ah, okay. And another thing, Lia, at siguro itong mga bata ito, gusto nilang malaman din. Itong lolang ito, eh, hindi na yung naka-rocking chair, na nagagantilyo, kundi vlogger siya. Wow, vlogger! With it siya. Kaya nga, Lola B, as in Lola pa siya, Lola vlogger. Pwede rin Lola Boots. Ah, okay. Pwede nga rin naman. Oo, nagpe-Facebook. Nag-Instagram. Wow! Nag-Twitter. So high-tech na high-tech na, Lola B. High-tech sobrang high-tech. So excited ako makita kung ano yung mga modern updates sa Lola Bashang.com. Yes. And you know, Lia, isa po importante. I'd like to share with all of you at dito sa mga apo ko. Itong si Lola B, ginagamit niya ang mga kwentong ito at ginagamit niya ang social media at ang TV5 para palaganapin ang tinatawag natin mga Pinoy na values o pagpapahalaga. Culture as a venue for disseminating Filipino values. And sumatotal, no, in summary, lahat yung mga kwentong yan, ang sinasaad niya, pinapakita, ay yung triumph of good over evil. Ah, okay. Paano, kahit na anong mangyari pang conflict, pasikot-sikot, sa banda muli, panalo yung mabuti. How nice naman, Lola B, may mga modern updates, pero may mga traditional values pa rin, yes, sa mga kwento. That's right. Okay, so mga kids, kanina pa kami nagkukwentuhan dito. Kayo, ano yung mga stories, ano yung mga kwento na gusto niyo mapanood? Ano? Sabihin mo. Maria Makiling po! Maria Makiling! Ako din po. Ikaw naman. Ano pa kanyang gusto mo? Okay, pinag-isipan pa niya. Oo, ano kasi so